vegetables with egg. Basta, ano kahit ano pa yan. Basta nakita ko lang to sa Facebook. Kaya ginaya ko lang. Huwag kayong maingay ha. Tari, samahan nyo ako. Siyempre, common at talagang makikita mo lang tong mga ingredients na to kahit saan. Merong cabbage. Binuhin lang ang paghiwa nito. Ayan po. Ikaw na bahala kung gaano ka pino. Pwede din yung pinong-pino. Pero sa akin, okay na itong ganito. At syempre, yung paborito ni Rabbit, si carrots. O yan, bago mo na hiwain, balatan nyo muna, baka makalimutan nyo pa. Ayan, natapos na rin. Dalawang carrot lang ang gagamitin ko. At syempre, mas gusto ko yung manipis kasi parang mahirapan ako at matagalan ako sa paghiwa gamit ng kutsilyo. Kaya ito ang ginawa ko. Again mga kalalabs, depende yan sa inyo ha kung anong gusto or gaano kanipis or gaano yung hiwa na gusto mo. Pagkatapos nun, haluin mo lang at syempre, huwag kalimutan hugasan ha. Syempre, hindi mawawala si Harina. Tatlong kutsara lang inilagay ko dito, mga kalalabs. At syempre, lagyan nyo na yung asin. Depende lang yun kung ano yung gusto nyong lasa. Medyo maalat ba? Or matabang? Depende yan sa'yo. At ilagay mo na si Harina. Dahan-dahan lang sa paglagay. Para mas maayos or mas maganda yung pag-mix mo sa kanya. Since tatlo yung harina o tatlong kutsarang harina ay nilagay ko, tatlong itlog din ang isama mo. After mailagay ang harina at itlog at asin, i-mix mo lang siyang mabuti. Mix it well, mga kalalabs, para mas lalo siyang pantay at maayos yung pag-mix ng mga ingredients. At syempre, hindi mawawala si black pepper. So, depende yan sa'yo kung gusto mo siyang maanghang-anghang. Damihan mo, pero hindi ka naman mahilig sa spicy, huwag mong damihan.
Pag nahalo mo na ng mabuti, at syempre, isusunod mo na yung pagluluto nito. Dito ko siya lulutuin sa pinaka-bongga kong pilcrab pan. So, hindi mo na siya kailangan ng maraming mantika. At syempre, lisin ko muna yan. Painitin muna natin siya. 1 to 2 minutes lang. Pag mainit na, lagyan mo ng kaunting mantika. Huwag damihan. Ayan, mga kalalabs. Another 30 seconds or 1 minute. Pag mainit na, ayan, ready na siya. Dahan-dahan lang po sa paglagay and make sure po makaka-form tayo ng circle kahit hindi perfect circle. Ayan po. So, idiin-diin mo lang ng konti para po mas didikit siya sa pan. Ayan. Lagyan mo ng kaunting itlog at harina. Ayan. Gamit tayo ng stick para makabuo ng circle sa gitna. Dahil dyan natin ilalagay ang isang itlog. Ayan mga kalalabs, nakagawa na tayo ng isa. So sa next po ay same procedure lang po yung gagawin natin. Make sure lang po na nakaporma po or yung nakacircle po siya para ma-achieve din natin later part yung presentation. Ayan, gawa tayo ng small circle para ilagay yung isang itlog. Nakakasya lang naman. After that mga kalalabs, siyempre timplahan mo rin yung itlog na nasa gitna at takpan. So, ang pinaka-importante po dito mga kalalabs, huwag lakasan yung apoy. Nasa, as in, mahina lang po talaga. Ayan. Partially cooked na siya. So, all you have to do is, ibaliktad mo siya, diba? Kahit walang mantika, naka-form pa rin. Idiintin mo ng kaunti. Para ka lang nagluluto ng pancake, pero ito, vegetables with egg. Ayan. Ang kagandahan lang po ng pilcrab mga kalalabs is mahina lang yung apoy, pero yung init na nagbibigay sa kanya is sakto-sakto lang. Ayan, luto na. Mga 1 to 2 minutes lang yung mga kalalabs. Pag itong pilcrab ang gagamitin mo, madali lang po siya maluluto. Natapos din yung isang pares. Thank you.
palalabs, while niluluto pa yung isang pares, while nandun pa sa pilcrap, hiwain na natin yung naluto na. Yan, sa gitna mo siya hiwain mga kalalabs para mas ma-emphasize yung itlog na nasa gitna. Ayan. While waiting for the others, let's prepare our plating. Ta-da! My own version of vegetables with egg or egg with vegetables. Copied from Facebook. Pwede mo rin siyang gamitan o isaw-saw sa mayonnaise or ketchup. Enjoy eating! Dun, 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 dun.